Po, sirs. On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas and when was the decision to cancel arrived at? Thank you for that question, Tina. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no? For several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga ano, eh, because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, eh, kailangan no, arali namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung mas credible doon? And it will take a lot of time, no, para sa amin. So we decided that before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating iharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos niya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa krame, no? Para malaman namin kung ito ba yung nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan, eh. A week ago pa, pinag-uusapan na natin, Chairman. And then suddenly, kahapon, parang last night, parang nakakita tayo, na-attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela, and I think one from also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganong pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun na official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have received any copy from him, then most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been canceled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan, no? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing, eh. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming ano dito, wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend, eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang ano, nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Eh, welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st. Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin ay iimbitahan ho namin ulit.
Nang sa ganun, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next. Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at pinormalize lang po namin yan kahapon. And that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po. And I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement ang ating former president na darating siya, eh tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media, na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, eh wala namang virtual kick. Diba? So, mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel lang isang committee hearing. Meron, para mag-invita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung nga yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, nare-issue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former President. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Yeah. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang ang hinihintay namin information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no, na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no, saying na wala pong naduduwag dito. Oh, gayto ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chua mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta tapos sasabihin,
eh hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then ano yan, resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin, yung mga vloggers. Oh. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez eh. Oh, kaya yun ho ang aming ano, yun ho ang aming ano. We wrote to them, inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin, kung meron hong letter sa amin. Wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, eh, sinabi ho yun, no, na-cancel na namin eh. Eh, di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Eh, hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may invitation kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinansel. Thank you, sirs. Thank you. Next questions from Marian Enriquez of TV5. Okay, Bibian Gulia from ABS-CBN. Actually, yung clarification ko, yun lang din, sir. So, bali, dalawang letters lang po yung na-receive ng Quadcom from the camp of the former president. The first one was yung before the November 1st, and the second one was declining the invitation. Wala na pong ibang communication na na-receive po. Hindi, ganito po yan. Ano? Since the start of the Quadcom hearings, invitation has already been extended to the former president and the two senators, no, incumbent senators. But there was no reply. And then we had a subsequent committee hearings of the Quad. There was no reply whether they will attend or not. Now, there was a press statement issued by the former president that he said wala siya natatanggap na invitation. That's why we had to send again another invitation for our October 22 committee Quadcom hearing. At the following day, we already received a letter coming from his lawyer, si Atty. Delgra, saying that he needs to rest, the former president needs to rest, he has a lot of engagements, has been tired, and because we understood that the former president is already old, and we would like to give him the time to rest, so we accepted the cancellation. Then we sent again another letter, supposedly November 7 hearing. Then we received again another letter. Sinasabi na hindi siya pupunta because walang integridad ang Quadcom. At na prejudge na siya ni Congressman Dan Fernandez tsaka ni Cong Benny Abante. At saka mahaba pa yung rason. So we accepted again, no, the refusal to attend. Now we're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya, 'di ba? So ito ay formally sent po in letter ang invitation. Of course, we appreciate the fact that the former president is now interested to attend, no? And malaki pong ano yan, dahil malaki pong maitutulong niyan sa Quadcom. Talagang, in other words, no, talagang propaganda lang, no, yung ginagawa nila, lalong-lalo na yung pag sinasabi nilang pag-attend sa committee hearing ng Quadcom, no? Nabubudol-budol nga, no, yung ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Thank you. Before we continue our press conference, I'd like to acknowledge the arrival of
House Committee on Human Rights Chairman, Manila Representative Benvenido Benny Abante Jr. Thank you for joining us, sir. Okay, Bibian, are you okay? May I call on Lianes Capanti from GMA News Online? Good morning po. Sir, yung kay former President Duterte also, he said that he had nothing more to